Hello fellow teachers, parents, tutors, viewers, good evening. Ako po ay si Mrs. Arlinda Claveria. Ako po ang naimbento ng Ace Claveria's Techniques for pupils who cannot memorize the basic facts, no finger counting. Ngayon sa gabing ito, ang tatalakayin natin ang medyo mahirap-hirap na table of 3, divisor 3. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, nahirapan ako ng kaiisip kung anong techniques ang gagawin natin dito sa mga maliliit na mga divisors. Kung alin pang pinakamaliliit na divisor, doon pa ako nahirapan. So, pero ngayon, isishare ko ito sa inyo. At kayo na ang mag-aral ng mabuti para makuha rin ninyo ito at may turo ninyo sa mga pupils ninyo na mga tamad-mag sa ulo ng division table. So, dito na ito ngayon. Ngayon, ang table of 3, ang division table of 3 ay ginawan ko rin ng tulad ng 4 ay may pattern din siya. So, ito na ang kanyang pattern. Ilalapit natin. Ayan. Yan ang kanyang pattern. So, pinagtatlo ko ha, pinatatlong bahagi. You will count 9, 9, 8, 7. O, 3. Cut. O, this one is the upper 3. Ang kanyang equivalent ay 3. Ang 9 ay 3. Ang equivalent count ng 8 is 3. Ang 7 ay 3. Then, sumunod dito ay ang middle part. 6, 5, 4. Cut. Ngayon, ang middle part, ang equivalent count is 2. 1, 2. 6, 5, 4. Ang 6 ay 2. Ang 5 ay 2. Ang 4 ay 2 counts. Then, cut. Sa ilalim nito ay ang pangatlong parte, 3, 2, 1. Equivalent count nitong pinakamababa sa lower part is 1. Ang 3, equivalent count niya ay 1. Ang 2 ay 1. Ang 1 ay 1 din. Okay? So, kailangan matanda ninyo, isipin lang ninyo na kapag nasa taas, the upper 3, 9, 8, 7, ang equivalent count niya ay 3. Oh, tandaan lang, oh, pag nasa taas, 9, 8, 7, 3. Pag nasa gitna, 6, 5, 4, 2. Pag nasa baba, 3, 2, 1, ang equivalent count niya ay 1. Ngayon, ang table natin ay in-arrange ko according sa mga ones. Ha? Sa laki ng ones. Ito. Ang 7, 8 ay 3. 1, 2, 3 ang count niya. Dito naman sa middle, ang 5 saka 4, ang count niya ay 1, 2. 1, 2, 1, 2. At sa baba naman, ang 12 saka 21, ang 2 ay 1. Ang 1 ay 1. Wala siyang 0 sa table of 3. Okay? So, ganito ang techniques dito ha. Table of 3. Division table of 3. Ang technique dito ay hindi i-double. Ilalabas ninyo ang tens ng dividend. Ilalabas ninyo itong 2, 27 divided by 3. Itong 2 ay dadalhin ninyo sa divisor. Itong 2 ay gagawin ninyong tagabilang ng divisor. Bawat edge ay bibilangin ninyo ng 2, 2, 2, 2. Say, for example, the tens is 2. Bilangin ang dulo ng divisor 3. 2, 4, 6. Then, idagdag ninyo pataas ang 3 counts ng 7. 2, 4, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. Ulitin ko, hindi ito i-double, kundi ilalabas ninyo
idadalhin ninyo dito sa divisor 3. Tapos, kung ano ang bilang dito, kung 2 yan ay 2, 2, 4, 6. Then, plus 3, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. Okay? 27 divided by 3 equals 9. Then, sumunod, 18 divided by 3. Ang tens ng dividend is 1. So, dalhin niyo ito doon sa divisor. Bilang 1, 2, 3. Plus 4, 5, 6. The answer is 6. Ulitin ko. Ilalapit ito sa divisor. Kung 1 siya, bibilang ka ng isa-isa. 1, 2, 3. Tapos, continue counting up to the equivalent count of 1s. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi ang equivalent count ng 8 is 3. So, the answer is 6. 18 divided by 3 equals 6. Dito na tayo sa gitna. Ang equivalent count ng 6 ay 3, ay 2. Ang 5 ay 2, ang 4 ay 2. So, itong 5, ang equivalent count niya is 2. Siya ay nasa gitna. Itong 4 ay 2 rin. Alright. So, ilabas ang 1, ilapit sa divisor. Ang tens na 1 ay ilalapit ninyo sa divisor 3. Count 1, 2, 3. Then, idagdag ang equivalent count ng 1s. 3, 4, 5. The answer is 5. Ulitin ko. Itong tens ng dividend ay ilapit sa divisor 3. Kung ito ay 1, magsisimula kayo magbilang sa 1. 1, 2, 3. And then, idagdag ang equivalent count ng 1s. 3, 4, 5. The answer is 5. Ulit-ulitin para maintindihan. Okay. Dito na tayo sa 24 divided by 3. So, 15 divided by 3 equals 5. 24 divided by 3. Itong tens ay 2. Ang tens ng dividend ay 2. Ilalapit ito sa divisor at bilangin ang tigda dalawa-dalawa ang edges ng 3. Ito. 2, 4, 6. Idagdag ang dalawang counts ng 1s. 3, 2, 4, 6, 7, 8. The answer is 8. Ulitin ko. 2, 2, 4, 6, 7, 8. The answer is 8. 24 divided by 8 equals 8. Dito tayo sa pinakamababa na 1s. Ang 2, ang equivalent count niya ay 1. Ang 1 is of course 1 also. Right? 12 divided by 3. Ilapit ang 1 sa divisor. And then count. 1, 2, 3. Idagdag ang equivalent count ng 1s. 1, 2, 3, 4. The answer is 4. 12 divided by 3 equals 4. Dito na tayo sa 21 divided by 3. Ilapit itong tens ng dividend sa divisor. Bilangin ang mga dulo. 2, 4, 6. 6 plus 1 equals 7. The answer is 7. 21 divided by 3 equals 7. Ulitin ko. Ilapit itong 2 doon sa divisor. Kung ito ay 2, bibilang ka ng tigda dalawa. 2, 4, 6. And then, idagdag ang equivalent count ng 1s na 1. 2, 4, 6, 7. The answer is 7. So, 12 divided by 3 equals 7. So, ulitin natin. 27 divided by 3 equals 9. 18 divided by 3 equals 6. 15 divided by 3 equals 5. 24 divided by 3 equals 8. 12 divided by 3 equals 4. 21 divided by 3 equals 21 divided by 3 equals 7. 12 divided by 3 equals 4.
21 divided by 3 equals 7. So yun na. Napakadali lang naman yan. Sa paulit-ulit, ay mamamaster na yan ng mga bata. Dito na tayo sa long division. Yan na, long division na. I-apply na natin dito ang mga techniques sa addition, sa subtraction, sa multiplication, and division. Tingnan natin. The dividend is 2,926 divided by 3. Okay? So, dito na tayo, ha? Itong 2 ay ilalabas natin. Count. 2, 4, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. Now, times. Ang 3 ay magiging 2. Baba na si Lulu na. 9, 8, 7. The answer is 27. Right, subtraction technique. Upward counting. 9, 8, 7, 9, 9, 0, 1, 2. The answer is 2. Bring down 2. Right. Ilabas na itong 2 doon sa 3. Ilapit itong 2 sa 3. 2, 4, 6, 7. 7. Kasi ang 2 ay, equivalent count ng 2 is 1. Ulitin ko, ilapit itong 2 sa divisor. 2, 4, 6, then i-plus ang 1. 7, the answer is 7. Ngayon, times, 3 times 7. Table of 7 ito. Ang 3 ay magiging 2. Bababa ang 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is 21. Subtract 2, 1. Bring down 6. Right. Ang 6 ay nasa gitna. The equivalent count of 6 is 2. Ilapit na ang 1 dito sa divisor. 1, 2, 3 plus 4, 5. The answer is 5. Right. This is now upward counting. A multiplication table of 3. 3, 6, 9, 12, 15. Minus. Downward counting. Subtraction technique. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remainder. Remainder 1. Remainder 1. So, kaya na. Na gamit na natin lahat ng techniques. Right. 2,926 divided by 3 equals 975 remainder 3. Remainder 1. Yeah, remainder 1. Okay. So, ulit-ulitin na lang ninyo ang video hanggang sa maintindihan ninyo kung ano ang nais kong sabihin. Ha? Ulit-ulitin na lang ninyo hanggang sa luminaw ang isip ninyo at maging klarado sa inyo kung paano ito ginagawa na technique. At huwag kayong magtuturo sa mga bata kung hindi ninyo kabisado ang technique. Kailangan kabisaduhin muna ninyo, master first the technique before teaching it to the kids. Ha? Katulad ko ngayon, medyo kung minsan nako-confuse din ako kasi hindi ko naman, bihira ko naman i-apply. Ngayon, isinishare ko lang sa inyo para gumaanggaan din ang pagtuturo ninyo ng mathematics sa mga bata. Doon sa mga bata na nakakasaulo na ng mga addition facts or subtraction division, okay lang yan. Pero para ito sa mga bata na mga talagang tamad magsaulo, so tulungan natin sila para hindi naman sila laging zero sa math. Alright. Bueno, thank you for watching. Sana nakatulong ako sa inyo. Please like, share, please subscribe, and then
click that notification bell para sa susunod na episode. Thank you very much for watching. Good night.